Alex. Nako, weekend na naman. At saan ba kayo nagpaplano ng inyong mga pamilya? Saan kayo kakain? Saan kayo mag-weekend getaway? Tamang-tama, andito ako ngayon sa Storia, isang Filipino fusion modern restaurant dito sa Viluna, Diliman, Quezon City. Ang Storia ay maraming menu, wide. As in wide, pang-pamilya, for sharing, pang-pamilya talaga, pang-sports ba? De, joke lang. Ang Storia ay sinimulan ni Renzi at Riza. Samahan niyo ako at alamin natin ang kanilang Storia! Magandang araw, magandang araw. Magandang araw, magandang araw. Magandang araw, magandang araw. Magandang araw, magandang araw. Any time of the day, it's super saya. Lalo na kung si Ara lagi mong kasama. Magandang araw, magandang araw. Ipapakilala ko na sa inyo ang may-ari ng Storia dito sa Viluna, si Renzi at Riza. Ayan na, tama ako. Kailan ito nagbukas? Nag-open kami last year, October. Then nag-ground launching kami ng November. Pero nakakatuwa, ang daming tao. Habang nagsushoot tayo, daming tao nakakatuwa. Ayun. So, tell me about this food na nasa harap natin. Unahin natin ang green. Ang gaganda ng color. Ito, ano tawag sa drink sa to? Very rich. Man natin. Sarap. Ito kayo nga yung light cheese. Sarap siya, tsaka hindi siya matamis. Fresh pot. Grabe naman yung drinks nyo! Ang gano'n! Ang istorya na dito sa ating mga pagkain. Okay. First, yung pride namin, so ito yung not your ordinary pandesal. Not your ordinary pandesal. Ang sarap! Iba yung butter niya, guys. So, gusto yung pandesal. Yung NYO pandesal nila. Okay.
ano pa ang may pagmamalaki mo dito sa storya. Start ako dito sa number one bestselling natin, yung sisig. NYO sisig. NYO sisig, sarap. Actually, mas masarap siya kapag pinamig mo siya kasi parang siyang ano. Oo, so, kasi nga mukbang nga, di ba? Mukbang. Why not? Parang na rin empanada style, no? Oo, parang siya empanada style. Exacto lang yung feeling niya, kaya hindi siya messy kay ganyan. Okay siya. Malalo siya. Ito mo mahirap sa akin eh. Dapat tikin lang tayo, di ba? Not your ordinary lumpiang Shanghai. Not your ordinary nga kasi parang luto siya sa loob. So, parang pinaghalo mo siya. Combination ng spring rolls and yung Filipino lumpiang. Kasi ako. Ang ganda yung combination niya. Super yummy siya. Sige, kukunti niya kita mamaya. Okay. Sa akin, isang ko daw maalis nga kayo sa harap ko. Ang sarap food nyo. It's like, your, ano, going up sa comfort zone mo pagdating sa food. Grabe! Parang ano ako, nag-around the world ako. Around the world? Magandang araw! Subscribe mo, promo! Kanat 25! Tumutok lang sa aming mga programa via Facebook and YouTube livestream. At baka ikaw na ang manalo! Just follow and subscribe Nat 25 social media pages! At abangan ang Flying Aguila na may dalang promo sticker during livestream! Isend ang screenshot ng pag-subscribe at pag-follow together with the promo stickers sa Net25 Entertainment Facebook page with the following details. Linggo-linggo ay pipili tayo ng weekly winners na mananalo ng Net25 giveaways at isang monthly winner na mag-uwi ng Samsung Galaxy S21. Ano pang hinihintay nyo? Tumutok na dahil subscribe mo, promo! Tayong mga Pilipino na kung saan ka nadapa, doon ka rin babangon. Ito ay marahil mapapatunayan sa kwento ng isang dating empleyado na sumubok sa negosyo. Nakarating sa tuktok ng tagumpay, naging bilyonaryo at isang araw nagising na wala na ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Christina po shares her story of entrepreneurship and lessons in life that made her strong as steel to build the foundation of her new business, armed with believing in herself and the endless possibilities that life offers. Shinjiro Wellness Trading Corporation was born and Christina continues to count her zeros with more meaning. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Reality check lang, mga Kanet 25. May pag-asa pa kayang maisaayos ang kalagayan ng PDLs? Yung nutritional needs po ng preso, PDL, eh, obligasyon din po yan ng Estado. Pero kung 70 pesos, eh, talaga ako kulang. Naku, malaki po ang epekto ng overcrowding sa security. What we call strain, mental strain and physical strain sa mga PDLs. Naniniwala ka bang napabayaan talaga ang bilibid? Ang pinakahuling kulungang pinagawa, 1973, ang tatay pa ng pangulo ngayon. Ni President Marcos Opo, ba? Opo, saya po. 50 years po na pabayaan ang viewport. Maisa sa ayos pa ba ang sistema sa loob ng bilibid? Mag-reality check tayo. Natin yung ano natin, not your ordinary Bicol Express. So yung Bicol Express natin, pasta siya.
Ayan, may iba-ibang ano eh, serving style eh. Ayan. Mmm! Okay pa lang Bicol Express sa pasta. Wow! Masarap. Masarap. Eksakto lang yung anghang niya. Kasi hindi ako mahilig masyado sa sobrang anghang. Natotolerate ko siya. Natotolerate ko siya. Okay, masarap. What's our next meal? SKB Pinoy Shower. Sana mahilig ka ba sa itlog na maalat tsaka sa dilis? Mahilig ako sa dilis, basta may suka. Mahilig ako sa itlog na maalat, basta may kamatis. Yeah. The first ever Pinoy style shawarma. Okay. Makakainis kayo! Ang sarap! Kasi hindi ako masyado mahilig sa shawarma. Pero ito ang sarap, promise. Grabe. Nakakainis kayo sa gawa. Alis nga kayo sa harap ko. Nasa food nyo. Okay, next. Uwi ko to. Ito yung not your ordinary smoke cream line. Okay. Lying task. Naka-onto sa'yo yung lime para dun sa mga hindi masyadong mahiling ng lime. Mukha siyang pesto, no? Kung titignan. Ito na ginamit ko, di ba? Matipid ako. Kasi ayoko po maghugas eh. Makapaghugasin niyo ako ng... Pwede siya sa lime pala. Nakalain mo yun? Sasaba? Yeah. Very unusual. Oo. Kumbaga. Not your ordinary. It's like, you're, ano, going up sa comfort zone mo pagdating sa food. Yes. Okay. And this one, salmon salpitaw. Salmon salpitaw. Masarap siya, ah. Pakitang gilas kayo dito, ah. Actually, kahit walang rice. Pag medyo diet ka, ito ang orderin nyo. Kompleto sirkados na siya. Ano po yan? Not your ordinary chicken sandwich. Kanina pa to, ah. Pero crispy pa siya. Paano ko siya kakainin? Hmm. Grabe, pag naubos ko ito, magubusog ako dito. Kaya baka yung dish na hindi masarap? Mahirap na alam mo, fresh na fresh. Hindi marinit. Kahit na ito, not your ordinary sorbete. Ordinary sorbetes. Ordinary. Ang laki sorbetes dito. Try natin. Mahilig ako sa sorbetes, ha? Yung sa candy. Yeah. Oh. Tignan natin. Wow! Try natin siya sa sandwich. Masarap lang may bun. Sino ka na? Rock out na ako. Try nyo to guys. Oh, it's good. Yummy. I like the shawarma. Actually, lahat masarap. Tapos, sa pasta, the Bicol Express. I love this also. Thank you. Pagpapaunlak sa akin dito sa Storia. And, natutuwa ako kasi ang bata-bata niyo pa, you're business-minded, and yung passion niyo sa food, talagang nakikita dito. Naramdaman ko yung passion niyo sa food. And yung mga experience niyo, kahit hindi ko man alam yung pinaka-story niyo,
na ano ko siya dito, na feel ko. And thankful kasi ang ganda, ang sarap ng pagkain, hindi nakakahiyang i-recommend. Grabe, parang ano ko, nag-around the world ako. Around the world? Ika nga sabi nyo, not your ordinary. So, nagiging not your ordinary menu pag super, ano ka, hands-on at pag may passion ka sa food. So, if you want a good Filipino fusion modern restaurant, you should go here sa Storia. Ang sarap niya. And good luck, more power sa inyo, Riza. More power, and I hope i-maintain nyo yung ganitong quality. Yun, more power sa inyo. Thank you. Hello guys! Pupunta tayo ngayon sa Art Capital of the Philippines. Walang iba kundi sa Angono, Rizal. Meron tayong pupuntahan na isang lugar na bagong-bago. Teka, parang si Ate Wit yun ah. Wait. Stop. Ate Wit! Oo, Mama. Papunta ka ba sa bahay? Oo. Kasi may naamoy akong pagkain. Grabe ka naman. Sinsakay ka na nga. Ipaalis ako ngayon, buti naabutan mo ko. O tamang-tama, sumama ka na lang sa akin. Ayan. So, andito na naman si Ate Wit. May bisita na naman tayo, may mga kasama na naman tayo. Kaya let's go to Angono, Rizal! Wow! Magandang araw! Akala ko, hindi ka na dating. Nagagalit kasi ang tatay ko. Bakit? Gusto niya kasi sumama. Saranghanin mo. Boyfriend na kita? Hindi ba enough na masaya tayong dalawa? Ayoko kasi nang may label. Pwede ko ba ako mag-apply? Trabaho mong pakainin yung aso ko ng ham sa umaga, steak sa tanghali at lapu-lapu sa gabi. Bago na po isip ko, mag-apply lang ako ng aso. Hola! Papa! Mataas ang lagnat niya. Sa biglang paglala ng lagay ni Ola. Ang magagawa lang natin sa ngayon ay makahanap ng bone marrow donor na magiging match para sa kanya. Lalaki ka tulad ng ibang bata. Lalaki ka na kasama ako. I-enjoy mo lang ang bawat araw ng buhay mo. Hanggang saan nga ba ang pagmamahal ng isang ama? May hinihingi siyang kapalit para sa pagpapagamot ni Ola. Sinasabi ko na nga ba may kapalit ang lahat eh. Naintindihan ko, di natin kailangan gumawa ng kasulatan at magpirmahan pa. Ano ang desisyon mo? Gizem. Gabi-gabi, 8:30 p.m. sa Si Pat Pidazag, kwento sa akin ni Alex Santos ng Responde, si Lola Inday na mahilig magluto. At dahil kami ay malaki ang aming puso, bibigyan namin siya na pangluto. Responde at Lutong Daza. Open! Ayan! Wow! Magkatuwang na rumisponde sa maglola na nangangailangan ng kabuhayan. Ang kanilang natatanging kwento ng katatagan, pagmamalasakit at pag-ibig sa isa't isa, abangan! Salamat talaga ako. May matutulong sa amin. O LJ, anong sabihin mo kay Lola mo? Love you. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, ito ang Responde. Mata ng pamamayan. Magandang araw. Ayan guys, andito na tayo sa Cafe Gia. Excited na kami ni Ate Whitney. Matry ang food dito at syempre masilayan ang ganda ng Cafe Gia dito sa Angono, Rizal. As you can see,
order here, pay as you order. So, pag order ka, dito ka order at magbabayad ka na agad. Tama ba ako? Ah, ayun. Hello po kayo. Hi! Ayan, good afternoon. Welcome to us. Ayan, ang ganda-ganda naman ng place nyo. Mag-e-explore muna po ako ha. Mamaya na po ako order. Puntahan natin ang pinaka-exciting na view dito sa Cafe Gia. Dediretso na tayo agad doon. Magsadita ka naman, gutom ka na? Hindi naman. Hindi. Parang kamukha sa amin ito eh, Tagaytay. Wow! Look at the view! I think that's Laguna de Bay, am I right? Laguna de Bay? Wow! Diba? It's so nice! Kaya naman pala guys, pinupuntahan tong Cafe Gia dahil sa view na to. Siguro napakaganda dito lalo pag sunset at sunrise. I'm so happy andito ako ngayon kasi hindi nyo natatanungin. I love seeing mga ganito. Parang kasi diba, parang sa painting mo lang nakikita. Pero ayan o, nakikita mo real time. Pero amazing, what an amazing view. Habang kumakain ka and nagko-coffee ka, talagang marirelax ka dito. Especially if kasama mo yung family mo. Kaya pala, puntahan ang Cafe Gia because of this amazing view. I can say, our amazing view. Ayan, papanik na kami kasi excited na kami kumain at matry yung food dito sa Cafe Gia. Are you excited, Arawit? Yes, at gusto ko rin makita yung taas. Yes. Kulang ang energy niya, kaya kailangan pakainin na natin to. So, ako'y... Nanghihina na ganun. Let's go! Oh, eto na ang view namin dito sa Cafe Gia. Oh, Ate Wit, para ka bang nasa Baguio, nasa Tagaytay? Eh, nasa Rizal ka lang because of the pine trees. Kailan ba nag-start ang Cafe Gia? Alam mo ba? Hindi ko nga rin alam. Hindi mo alam? Siguro mas maganda, tanungin na lang natin, no? Tawagin natin si Miss Via Asuncion. Miss Via Asuncion! Hello! Hi! Hi! Hello! Welcome to Cafe Gia! Yes, thank you! And gusto ko po tanungin kasi kung gaano nakatagal tong Cafe Gia. Actually, 10 months pa lang po kami since nag-open. 10 months? Yes. Kaya pala ngayon ko lang din nabalitaan. Buti na lang maano ko, ma-Instagram. Ayun, and then, paano po nag-start to? Some of my friends, we just wanted a small coffee shop, like a kiosk. But it turned out this way, and it's really... Like, parang naging restaurant naging na. Restaurant na. So, and parang when we were doing this, hindi namin in-expect na ganito yung kakalabasan. But we're so happy because as you can see, the view, our ambiance. Masaya. Nice. Yes, you'll really have a relaxing feel. Pero, bakit ba tinawag siyang Cafe Gia? Dahil, is that your real name? I know. Cafe Gia. Gia means guide. So, before kasi the fishermen in Laguna Lake would look up and see the Duhat Tree. Kasi po, located kami sa mataas na lugar. So, when they look, that's our way home yan. Diyan tayo pauwi dun sa Blanco Tree. Oh, yes. So may ano pala, history. And then, Gia means guide. Yes, guide. Okay, so it's guide. Your guide coming home. So what we want our diners to feel is when they come home, they have a very relaxing feel, chill lang. Oh, yun pala ang meaning nun. Kasi nga, di ba, itong Angono is a art capital of the Philippines. So maraming... national artist din dito talaga sa Angono, Rizal, 'di ba? Thank you for welcoming us, for the warm welcome here sa Cafe Gia. I'm sure babalik po ako dito with my family. Wow, thank you. Kasi I heard pwede ka mag-golf malapit yes, dito, 'di ba? Yes, may mini golf. For kids, even for adults. Ayun. Meron. May firing range rin kung sino yung gustong wow.
Very nice. And alam ko madalas kasi din dito maging location ng mga shootings, mga tapings, ayan, dito sa area na to. But this Cafe Gia is one of the tourist spot here in Angon, Rizal. Thank you so much thank for you, coming. Thank you. Diba? Pero, ang sarap kumain pag ganito ang view, no? Wala nang energy po yung kasama ko. Si Ate Wee, pakainin na natin. I'm excited to try their food. Let's go! Magandang araw! Tuwang makaka-relate kay you. Menopause! Meron ka bang nararamdaman ng mga signs ng menopause? Menopause really happens. In my case, I had a condition called endometriosis. Oh. Miss Corina, ganda po ng hair niyo. Ano pong shampoo niyo? Mapa-senior man kay you. My apos are here. They're here with me and they give me such joy. And so, kung hindi ako magtatrabaho, how could I spoil them? Oh, Gen Z? NAR is actually an accent from Australia. So like when you say no, you don't say no. They say NAR. Bida kayo dito. Chomai! So, let's just always choose to be kind. Kada umaga! Kaya ugaliin ang tumutok kung saan masaya at maganda ang simula ng araw. 10 a.m. to 12, Lunes hanggang Biyernes, kada umaga. Kapatid mo si Andrew Sheng? Kaya sinira niya yung kontrata dahil nalaman niyang ako ang kliyente mo. Thanks to Sydney, nalaman na ni Vivian ang password ni Andrew. Oh no! Huli sa akto si Vivian. Paano na? Ano ba kasi nagawa ko sa'yo? Sino magpapakahira para tulungan ang kasal ng ex niya? Sobra ka na talaga. Simula na naman ang tug of war ni Vivian at Andrew. Kahit gaano man kahirap, kahit ano pang mangyari, tuloy ang trabaho. Ikaw? Hindi na nga ba magbabago ang isip ni Andrew? Bakit mo siya pinapahirapan? Kapatid mo siya, di ba? Si Alex kasi. Mr. Andrew Sheng po ba ito? Na-aksidente ang kapatid niyo. Pumunta na kayo kaagad. My Park and Queen. Gabi-gabi, 8 p.m. Dito lang sa Net25. This part? In the mood for food with Ara and Whitney. Ayan, ito na yung pinaka hinihintay mong part. Ang kumain. O, oh, diba? So, gusto ko siyang tikman ito. Ito ang gusto mong unang kimchi rice. O, oh, sige. Tapos itong malunggay. Oo. Ito yung malunggay crisps. Oh. Crisps. Na-amaze ako. Na-amaze talaga. Kasi, usually yung mga garnish, mga basil, cilantro, celery. Pero ito, malunggay, very ano, local. At saka, ang malunggay maraming benefits, di ba? Alam nyo naman dito sa show natin, gustong-gusto ko ang mga kinakain na maraming benefits. So, kamusta ang iyong kimchi rice? Maanghang. Kaya nga kimchi. Meron bang kimchi na hindi maanghang? Oo, pero nakakain mo, ibig sabihin, kaya mo ang pagka-spicy niya. Dapat meron siyang kick, di ba? May kick na spice. Man natin ang kimchi. Lagyan mo ng malunggay para masarap. Sinabihan ako ng nanay ko. Okay.
O yan, lagyan ko ng malunggay. Damihan mo. Damihan ko daw. Sandali, maubos ang dami pa natin titikman. Let's see. I'm so excited. Lagyan natin ng malunggay. Uy, ah. Eksakto lang yung pagkaanghang niya. Parang feeling ko nga makakain to ng anak ko eh. Parang kaya nga ito ni Mandy eh, feeling ko. Kasi ako, I like spicy foods but not so spicy. I like this kimchi rice. Hindi siya yung maghahanap ka ng water after eating it. And it's so good na may combination ng malunggay. It's very good. Masarap siya, hindi siya maalat, hindi... Saktong-sakto. Good job, chef. Ano naman yan? Ito ang creamy pesto. I think with mushroom ito. May malunggay din siya. Ayun. Mmm. Okay siya. Okay yung pesto ah, chef ah. This is a creamy pesto. Yung pasta sa, yung sa akin hindi creamy eh. Pero ang gusto ko dito sa pagka-creamy pesto ng Cafe Gia, hindi siya nalulunod sa sauce. This one is perfect. Naka-incorporate talaga yung sauce niya. And you cannot say na ano siya, dry. Nalalasahan mo pa rin yung pagka-creamy ng ano niya, pesto. And it's so good. Sasamahan mo pa ng malunggay. Para, natunaw na yung ice cream. Oh, parang gusto mo na yata kainin eh. Pwede ka na mauna. Wala na yung cherry niya. Nalaglag na. Ano? Kamusta? Masarap. Masarap ang? Pagkain. You like the kimchi? Oo, masarap siya. Pingin nga. Naubos mo nga eh. Try naman natin itong Angus beef tap. Okay. Bukod sa Angus beef tapa, tatry ko yung atsara nila. Diba? Hindi po natin minsan pinapansin yan, pero ako, pinapansin ko po yung mga atsara. Na, yung mga side dishes. Kasi ito yung nakadagdag lasa. Pag pinagsama-sama mo yan, ito, yung malunggay, egg, just, the beef tapa, the atsara. Isang subo niyan, nako, doon mo maano yung lasa ng pagkain. Okay yung atsara. Okay. Siyempre, you can never go wrong with Angus beef tapa. Lagyan natin ng vinegar. Pero, try natin ng vinegar. Masarap. Kunwari pa ako, pero gusto ko kainin yung garlic rice. Kasi masarap talaga may garlic rice. Pakyut pa ako eh. Huwag ka na magpakyut, Ara. Ayan. Tapos, yung sinasabi ko, gawin na natin. Lagyan natin atsara. Ayan. Okay. Lagyan natin ang malunggay. Nakaabang na yung ano, yung camera sa ano. Subo ko. It's so good. Kahit bata talaga, magugustuhan to. Pero nalainin muna ako. Nauhawa ko eh. I heard masarap tong butterfly iced tea nila. Hindi na ako humingi ng straw. Okay siya, hindi siya matamis. Saktong-sakto ang tamis, pero may tamis, pero super sakto. Kasi ayoko yung iced tea na yung talagang yung giguguhit yung tamis dito. Pero this one, ang sarap ha, ng butterfly iced tea ng Cafe Gia. I think one of the best sellers here. Olens ba yan ang... Ah, this is Quattro for Maggi Pizza. Matamis siya.
O, Ate Wit, huwag ka masyadong lalapit. Hindi, baka, kinakain ko itong ice cream. Hindi, baka masunog tayo. Masunog ka. Ayan. Ah! Oh. Ayun! Wow! Magandang araw! Bayani at Bayani! Yes! It's in the campus! Opo, eto sabi okay ko ba? Binalikan natin lahat. Yung palengke po kasi ginawa namin bahay. Pagka sarado na yung palengke, doon na kami natutulog lahat ng mga taga-palengke. Ang feeling mo mahirap talaga kami? Parang ang mahirap pa kami sa daga noon eh. Nagtitinda ako ng gulay noon, tsaka ng mais. Kaya minsan pumapasok ako sa school, meron ako ditong uling. Anong inspirasyon mo sa lahat Nanay ko. Nanay lahat, mo? Nanay. Bakit ano sinabi mo sa sarili mo noong nawawala ka na ng pag-asa, wala na mangyayari sa buhay ko? Ano ang nagtulak sa'yo para hindi, ba't ka naiiyak? Wala na kasi nanay ko. May dahilan talaga ang lahat ng bagay. Totoo. Binabalikan ko nga eh. Pumasok ko dito 1988 eh. O di 88. Naaalala ko yung 88! Tayo'y mag 88. Eh, yan ang bumuhay sa pamilya ko. Until now. Ano yung mga napundar mo? Kasi puro kalungkutan, Bayani. Tama. Pasayahin mo naman kami. Ano Oo. Na, paano kayo umaman? Naman yung umaman. Umaluan lang yung buhay. Ako, Oo. Nakabili na ako ng bahay. Sa wakas? Oo. Nabilan ko ng bahay yung biyanan ko, yung pangalawa sa mga kapatid ko tsaka sa nanay ko yon sa North Fairview. It's a big reveal! Yes! Yes! The one is perfect! On Corina Interviews! Magandang araw! The 4 cheese pizza. Paborito ni Mandy ang 4 cheese pizza. Okay. Sarap. Keso. Lasang-lasa ko yung keso. Lasang-lasa ko yung blue cheese. Yung parang parmesan. Mm-hmm. Sarap. It's good. At saka gusto ko yung pizza nila. Mahilig po ako sa pizza na thin crust. Hindi yung makapal na pizza. Gusto ko yung ganito lang kanipis. Mmm. 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 Pengi naman ako ng ano? Bigger chicken. Sasawsaw mo dyan. Okay? Mmm. Okay siya, ah. Hindi siya oily, ah. May iba, ano eh. Yung nakikita mo, nagdi-drip yung oil. Pero siya, hindi. Makikita mo yung chicken niya. Punong-puno, hindi puro... Hindi Siksik puro, na. Ano, harina. Siksik diba? Na naman. Parang gusto mo saluhin yung chicken fingers, ah. Hindi, ah. Tsaka yung sauce niya, okay. So good. Ito naman, ang salpikaw, ang itatry natin. Wait. Matik na. Ayan.
Mmm! Malambot si salpikaw. Tamang-tama siya. Hindi siya maalat. Hindi siya matabang. And I like it na may yung medyo garlicky siya. Masarap siya na may kanin. Ito na sinasabi ko, buti na lang. Ano tayo? Meron tayong mga pang-healthy drinks dyan. Mmm! And next is, tatry natin ang shrimp pizza. Mmm! Okay siya. It's so good. Sarap siya, guys. Both pizza are good. Hindi siya maalat, eksakto, hindi siya matabang, and yung mga flavors na nag-incorporate talaga lahat dun sa pizza. Walang missing. Okay, next is the classic burger. Ano ba ang gagawin natin dito? Biyakin o kainin ko na lang na ganyan? Pwede rin. Mmm! Okay, I'm not a burger person, pero itong classic burger, beef burger, classic beef burger ng Cafe Gia, makakain ko siya. Kasi, alam mo yung sobrang simple niya, yung cheese niya, nakagrilled siya, tapos gusto ko yung ganitong burger. At malaking burger. And magugustuhan din to ng mga bata. Kasi di ba yung iba ayaw nila ng may pickles, may ganyan, tinatanggal din. Kaya siya classic beef burger. I love this. I love it. Hindi po nyo alam, favorite ko ang Biko. Kaya natuwa ako kasi bihira po sa mga cafe. So, ang tawag ko sa kanya, Biko, pero bibingka ito sa Angono. Tikman natin. Excited ako kasi minsan nagpapabili pa po ako sa mami ko niyan. Matamis siya. So, pupunta pa ako ng Cafe Gia para magpabili nito. Masarap yung ganit niya. Sarap! So good. Ito ang bibingka sa Angono. Akala mo ba, Tiwit? Ito lang. Tatawagin natin si Chef Roland kasi meron siyang ihahanda sa atin na pagkain dito sa atin. Meron pa? Meron pa! Chef Roland of Cafe Gia! Ayan na si Chef Roland! Wow! Okay. O, Ate Wit, huwag ka masyadong lalapit. Baka kain ko itong ice cream. Hindi, baka masunog tayo. Masunog ka. Ayan. Ah! Oh. Ayun! Wow! Wow! Uy, gusto ko yan. Medyo toasted. Wow, Chef! Ito yung awesome na natin. Wow! Uy, this is cool. Try na natin ang sizzling pomodoro. Matikman nga yan. Ayan. Kuha ka. Careful. Ha! Grabe! Galit sa spaghetti! Parang gusto niya ubusin. Nako. Ang sarap siguro magmahal ni Chef Roland. Ang sarap! Kaya naman pala! Babalikan ko to dito. Sa Cafe Gia. Siguro pag nagmahal si Chef Roland, malasizzling. Kita mo, oh. I love it. It's so good. Guys, you should try this sizzling pomodoro. And
babalikan ko rin itong kimchi. Kimchi rice. I love it. I also love this classic beef burger. Ako yung pizza. I also... Hindi ko inaangkin. Pero I love this four cheese, the quattro formaggi pizza. Kasi akin yung pizza, sabi niya. Magugustuhan rin to ng daughter ko, si Mandy. Mandy, look! I have four cheese here. And, syempre, hindi to nawawala. Kailangan i-garnish-garnish sa atin. I also love this creamy pesto. Masarap din ang chicken finger. Pero grabe, guys. Seasoning pomodoro, kimchi rice, the best. Naku, huwag natin kalilimutan. Ang bibingka ng angono. I love this. So, dito pa ako papabili. Ha? Paano ba yan? Pwede ba kayo mag-branch out? Sarap siya. Magandang araw, magandang araw. Magandang araw, magandang araw. Magandang araw, magandang araw. Magandang araw, magandang araw. Teka, mabigat siya. Grabe, ilang kilo po ba ito? I like this one. Magandang araw. Mr. Bong? Ngayong sanay ka na sa mga trabaho mo sa HANA, dapat sana dumistansya ka na rin sa akin dahil ako ang boss mo. Ang nalilitong si Chondo? Bakit hindi mo hayaan ang puso mo ang siyang kusang magdesisyon? Nagsisimula ng harapin ang feelings niya. Talaga pong pinapahirapan mo ang sarili mo? Laki ng kamay mo. Pero may di inaasahang problema. Nakakahiya nang dahil sa akin, nagkagulo si na Mr. Bong at Miss Wang. Ano ba talaga ang tunay na feelings mo, Yowon? Unwanted Family, Monday to Friday at 9 p.m. dito lang sa Net25. John Estrada, nagpa-prank na din? Oh no! Pwede ba akong mag-apply ng trabaho dito? Pakita ko lang sa iyo yung aking mga profile. Yung toga, nandito po. John Estrada! Oh no! It's Biro only! Sunnet 25! May mga kasabihan tayong mga Pilipino na kung saan ka nadapa, doon ka rin babangon. Ito ay marahil mapapatunayan sa kwento ng isang dating empleyado na sumubok sa negosyo. Nakarating sa tuktok ng tagumpay, naging bilyonaryo at isang araw nagising na wala na ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Christina po shares her story of entrepreneurship and lessons in life that made her strong as steel to build the foundation of her new business, armed with believing in herself and the endless possibilities that life offers. Shinjiro Wellness Trading Corporation was born, and Christina continues to count her zeros with more meaning. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Akala ko, hindi ka na darating. Nagagalit kasi ang tatay ko. Bakit? Gusto niya kasi sumama. Sarahanin mo. Boyfriend na kita? Hindi ba enough na masaya tayong dalawa? Ayoko kasi nang may label. Pwede ko ba ako mag-apply? Trabaho mong pakainin yung aso ko ng ham sa umaga, steak sa tanghali at laku-laku sa gabi. Bago na po isip ko, mag-apply lang ako ng aso. Magandang araw! Paggabi na, Aranatics! At bago umuwi,
Dinner muna tayo dito sa 1970 Grill and Shabu Shabu sa Antipolo, Rizal. Hello, Aranatics! Andito tayo ngayon sa Sumulong Highway, Antipolo. Tama, di ba? Antipolo, Sumulong Highway. At tayo ay napadaan dito sa 1970 Grill and Shabu Shabu na pag-aari ng ating kaibigan na si Ana Halandoni and her partners. Ayan, Ate Wit! Binubusog kita, ha? Oo nga. Sabihin mo, ginugutom kita. Iluto na natin to. Sandali, sandali. Eto, kung mapapansin nyo, kumukulo na dahil para sa ating shabu-shabu. Excited na sa atin si Ate Wit. O sige, simulan na natin. Ayan, mainit. Ayan. Okay. Meron tayo dito, kung mapapansin nyo, meron tayong beef for our shabu-shabu. And meron tayong chapche. Meron tayong soy, garlic, chicken, and we also have bibimbap, soldot. Tama ba yung pag-pronounce ko? And bulgogi dry. That's the bulgogi dry. At syempre, yung mga side dishes ng, alam mo naman sa Korean, sa Samgyuk, maraming mga side. Habang ako'y gusto ko na kumain ng mga side dishes. So, ang shabu-shabu, yan healthy yan eh. Diba? Kasi ano mo lang siya, iboboil mo lang siya. Tayo lang naman dalawa, so. Kumakain ka ba ng mga side dishes, Ate Wit? Oo naman. Dito lang po sa Sumulong Highway, makikita niyo siya pag dumaan kayo dito. Itong 1970 Grill and Shabu Shabu. Mmm. Try natin yung bibimbap. Teka, mabigat siya. Bibimbap! Grabe, ilang kilo po ba ito? Wow! Sabi nila, mas better kung hinahalo siya. Diba? Ang bibimbap. Imi-mix mo siya ng ganyan. May rice pala yung bibimbap na yan. Oo. I think itong ano na to, itong bowl nila, ito yung nakakapag-preserve ng init. May seasoning plate, seasoning bowl siya. Tama ba ako? Yan yung stone na yan, yung stone bowl na yan. Naamoy mo ba, Tiwit? Ang dami nilang mga side dishes, no? Nakakatuwa. Okay, ayan. Lalagyan na kita. Try mo ang bibimbap ng 1970. Ayan ang ating shabu-shabu. Ayan. Diba? All around. Nagkukuk na. Nagbibideo pa. Genzy! Nowadays, di ba talaga ganyan? Kinukunan natin yung mga kinakain natin. Ayan. Ihango na natin siya. Ihango. Ayan. Gusto ko tong mais. Mais. Yan. So, I can eat na. Try na natin ang bibimbap. Mmm! Sarap! Delicious! Ang sarap yung beef. At saka ang sarap ng sauce ko. Nilagyan ko siya ng garlic, ng spring onions, at saka ng konting chili. Hmm.
masarap siya. Try natin ang bulgogi dry. Sarap yung ano, vegetables pag ganyan na inaano mo siya sa broth ng shabu-shabu. It's so good and very healthy pa. Okay, Ate Wit, meron pa silang specialty dito. Talagang palakpak. Ang galing talaga ni Chef Anthony, oh. Akala ko biglang a-appear sa aking palad. Thank you, Chef Anthony. Ikaw ba ay yung taong kumakain ng chicken feet? Oo, para hindi ako tumanda. Ngayon, ang chicken feet ay nakakapagbigay ng collagen para sa elasticity ng ating skin. Oh. Ayan. Yan. Tsaka ano, ah, masarap siya. Ah, hindi ko pa alam na may collagen ang chicken feet. Kaya sabi ko, ayoko kainin yan. Pero when I tried it, ang sarap niya. Very soft, very, very yummy siya. Ang sarap. Kayo, kumakain ba kayo ng chicken feet? Ayan. Ito. Ang chapche. Yan. It's good. At itong soy garlic. Hindi pa rin natin na to try. Kamayin na natin. Ang sarap din ito. I like this one. Ang sarap. Ang sarap ng soy garlic chicken, ha? So, paano guys? Try nyo kumain dito sa 1970 Grill and Shabu Shabu. Kaya ba natin ubusin to? Hindi. Hindi ba? Kailangan natin yata ng rescue. Magandang araw, magandang araw. Magandang araw, magandang araw. Magandang araw.